ang Diyos naman mabait sa akin. Tsaka wala man akong show sa sarili kong station, pero andito, minamahal ko yung trabaho ko. Anyway, blind item. John Gabang, how are you? I miss you, di ba? Sing it din. Sabi blind item, hindi bate. Ang blind item natin, except, ngayon, he is not sought after, I sing. Ang ganda-ganda mo, di ba? Pero before, sa province nila, ay naku, barya-barya lang siya. Ngayon, binabayaran yun ng laki-laking pera. Baka piling nyo lang siya. But before, in the province, sa May Oval, di ba ate, Ate Peter, naku, barya-barya lang siya. Nagigetlag na siya. Pero ngayon, in Manila, naku, kahit na nandidilat ang kanyang siyotang babae, eh, wala siyang magagawa. May executive doon, feel na feel yung siyota niya. At syempre naman, sure ba? Tapos may isa pang lalaki na executive din, ay di executive, mayaman, sure ba din, di ba? Kaya paano sasabihin na talagang totally dedicated and devoted siya dun sa girl na yun, samantalang ang dami-daming eksena, yun lang. Eh di ba galing sa somewhere, from afar? From the province, pero dati-dati talaga, tiway-tiway lang, may mga bigay-bigay ng konti lang, but ngayon no more. So ngayon, diba? Ano, wala na. Ay, ang dami kaya yung executive doon na talagang very supportive sa kanya at yung very rich gay na sumusuporta sa kanya. So, hindi na siya barya-barya. The girl is looking at him pero talagang andun talaga sila. Oh, diba? So, isang executive na sumusuporta sa kanya. Makapapreses up next. Ms. Bea Alonso, totoo nga bang naapektuhan ni Ms. Cory Aquino bilang sa pagganap niya sa MNP? Abangan niya sa magbabalik na Mas Pinabonggang 6 season na Juicy! Welcome back, Mama Precious, you're very feisty. Mama Pinti, I need you here in Juicy. Mama Pinti, I miss you. Mama Pinti, inaaras po namin si Alex ngayon. Anyway, wait na, anong problema kung hindi ko matanggal yung sisipo? Ako na lang mag-spare. Okay. Natapat tayo, kaya ang galing gumagaling yung ruleta, no? Angel Luxin ba yan? No, Jenica Garcia. Mula sa Abante Tonight, sulat ni Abu Telemasik, sa isyung mas marami raw manliligaw ang nanay niya kesa sa kanya. True. Bakit, Kuya Mark? Nanay niya, walang iniingat ang birth. Of course naman, people will always court her because she's not after the girl. Siyempre, puprotect kanyang-kanyang ano. And then, aminin na natin si Jean Garcia talaga, lapitin. Ever since pa, lapitin talaga ito ng mga bagets. Lapitin ito ng mga lalaki. Ate Mildred, anong masasabi mo dyan? Yun nga, lapitin nga siya sa mga bagets. Kasi mahusay siya sa maraming aspeto. Di ba ikaw lapitin ka din ng mga bagets? Nakaka-relate ako. Jean Garcia part 2. Pero sa totoo lang, surprise ko nang mag-ina na to sa kanila na inakasusok lamang ba kita. Kapansin-pansin na mas maganda talagang hindi hamak si Jean kaysa anak niya. Anyway, mga ka-precious, ito naman ang ating mga events na napuntahan. Ating silipin sa showbiz. Mga ka-freshness, dinaluhan ng Juicy ang gift-giving na ginawa ni Tony Gonzaga bilang birthday gift niya sa kanyang mga kababayan. Masaya naman. Ayan, ito si Aling Norma, taga dito, no? Aling Norma, ayan. Okay na okay naman kasi syempre mga kababayan ko to. So malapit talaga sila sa puso namin ng kapatid ko, ni Alex. Masayang-masaya naman ang mga taga-taytay na nabigyan ng mga grocery items at goodies. Ayun ang ating mga bagong showbiz event sa pinuntahan sa Showbiz Queen. At ang ating huling ruleta ngayong araw na ito, kanino kaya tatapat? Uy, ayun na. Pinalabit mo lang. Robbie Domingo! Issue! Sa issue, naiingit siya kay Gerald na may Kim. Maghahanap na lang ako ng ibang Kim. Kasi talaga naman ito si Robbie. Kim Agenza na lang. Actually, more on Kim Idol siguro. Hindi, kasi Kim si Agenza. Robbie Domingo talaga, okay. Talagang, ano naman yan, sila self-claim niya talaga na crush talaga si Kim Chu. Eh, since nga, ay, hindi naman makakapayag ang mga Kimeralds na makuha ni Robbie si Kim, tsaka talaga namang okay na si Kim and Gerald, maghahanap na lang daw siya. At tsaka, ang layo naman ng itsura ni, excuse me, sorry, pero ang layo ng itsura ni Robbie kay Gerald Anderson. Kasi kung pareho silang makangki. Chinky, Nikki, parang another mano po. At tsaka when he talks, hindi katulad ni Anderson, talagang, pare, lalaking lalaki. Lalaking lalaki. Diba? Ibang dating pa, pare, diba ganun? Okay. At Mildred. Kuya Mildred. Actually, sinabi niya dun sa press con nga na maghahanap na lang siya ng ibang Kim. Tapos, katabi niya si Direk Ruel Bayani, nagbiro nga siya. Si Direk Ruel na lang kaya sa abo niya. Mga fresh din! Ang aning huli, handog sa inyo, of course, si Ms. Bea Alonso. Dahil pinalabas na ang kanilang unang episode ng kanyang Cory Aquino and Ninoy Aquino love story. At si Ms. Bea Alonso ang gumalap bilang Cory Aquino. At ang tanong natin sa kanya, naapektuhan nga ba siya talaga ng Cory's magic?
Naku, tanungin natin si Bea Alonso sa ating Juicy Morning Podcast. I'm happy and pressured. Ang laki-laking bagay sa akin nito. Iyan ang pahayag ni Bea Alonso nang malaman niyang sa kanya ipinagkatiwala ang pagganap bilang dating Pangulong Cory Aquino sa isang drama anthology sa TV. Nahirapan ako, oo. Nahirapan kaming lahat kasi yung story nag-start ng 1950s. So period siya. Mahirap yung setup, mahirap yung costumes, mahirap yung syempre yung acting pa lang, mahirap na. Sa tingin mo, Bea, bakit ikaw ang napiling gumanap bilang Tita Cory? Hindi ko alam. Sana because of the fact that sana, no, that I treat my job na para kong baby yung trabaho ko, eh. Mahal na mahal ko yung trabaho ko. So siguro dahil doon. Sa pagganap mo sa role na ito, ano nga ba ang mga nalaman mong katangian niya? Madami. Magaling pala siya magluto. What else? Yung mga simpleng pinagdaanan nila nung hindi napakasimpleng pinagdaanan pala nila nung dinadalaw nila sa karami si Ninoy nung basta yung mga controversial stuff. Alam mo, lahat ng nakapanood nun, I'm sure, na-touch ng Cory's magic. Much more siguro si Miss Bea Alonso. Of course. Clap tayo for Bea. Bagay sa kanila, bagay kay Piolo, no, yung itsurang Ninoy. Tapos si Bea, itsurang Cory. At si Bea, she's a very consummate actress. Ang galing-galing. May question ako, gagawin ba talaga ng movie yung ano? Yan. And sila talaga yung gagawa. Maraming artista ang pinagpipilihan so far. Kasi parang hindi na yata, kung si Piolo at si Bea ulit ang gagawa dun sa movie. Parang, baka maumay yung mga tao eh. Ginawa nila sa TV. Iba naman dapat. So I'm sure hindi na sila. Hindi na sila. Well, it's a juicy, juicy, juicy Wednesday mga ka-freshness. At kung gusto nyo magkaroon lagi ng juicy day, mag-type lamang kayo juicytv_on sa inyong mga cellphone at isend ito sa 2256. And kung gusto nyo mabasa yung mga emails online, on air, mag-email lang kayo sa juicy_tv5@yahoo.com.ph at i-follow nyo ako sa Twitter, IT Menjosa. At ang Josa. Juicy din po, meron kami Friendster and Facebook, just type ka freshness. Si Kuya Rina sa Friendster pa rin. At sa pagbili ng placenta, lagi hanapin ang tatak ng Samshe at ang mukha ni Melanie Marquez about cover. Thank you so much, ni placenta. Shapeswear, Faces and Curves, Dental Arts, Nuka Watches, Fad, maraming salamat. Thank you so much, Bello, Posh Nails, Mintman, James Cooper, Technomarie, Nuka, Watering Hole, A1 Driving School, and Edwin Saison for my hair and makeup. Yeah. Maraming salamat po mga ka-freshness. Sana magkita-kita tayo bukas. Sana naman. Sige, thank you, Dr. Jordan Dizan and Dr. James Joaquino and Boy Eustacio and Nitz Tidoro and Joyce of Tidoro Salon. Abanti po everyday. Ako mag-ahay lang ako sa lahat ng mga tiga-Tundo, tiga-Parola at mga tiga-Paranaque. Thank you very much. Sir Edgar Gabangon and Perville Cosmetics. Perville Cosmetics. Okay. Bakod Family, PMPs, congratulations for the new Joa, mamag-ahay ka 7 years. Hi, Joa. 7 years. And library po every Tuesday and Friday. Oy, masabihin lang ako. Ngayon na, showin na ang Paano na Kaya with Kim Tru and Gerald Anderson, directed by Ruel Bayani. Official show na po. Manood po kayo. Toko Freshness, see you tomorrow. Dito lang yan sa Mas Pinabonga. Mas Pinafierce na. Juicy!